church. Amen. Atin niya po. Sound. Ay. Thank you, Kuya Rads. Sa atin pong MC. And reminder lang po, ano, kagaya po lang nire-remind po ng ating mga kuya, mga ate, that this is the most important part of the service. Yung pong salita ng Panginoon. And kung yung plano mo lang ngayon is magpa-cute ka, kung plano mo ngayon magpa-bebe ka, kung plano mo magpaganda, magpagwapo ka, takbo-takbo ka dyan, lakad-lakad ka mamaya, okay, pabago mo yung puso mo sa Lord. So, pakinggan po natin ang salita ng Lord. Kumbaga sa hamburger, ito yung patty eh. Ito yung masarap eh. Ito yung pinaka-importante na part eh. So, I hope ibigay natin lahat sa Panginoon as we listen sa salita ng Panginoon ngayon. And alam ko naman, mahal natin ang Lord. Amen. Sino yung nagmamahal sa Lord? Magtaas lang kamay. Mga 1/4 lang, no? Sino yung nagmamahal sa Lord? Magtaas lang kamay. Okay. Now, if we love the Lord, makikinig tayo sa salita niya. Amen. 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 Hallelujah. So, tuloy-tuloy po tayo. Sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang, no? Nag-Christmas Eve, yung service natin. Nag-Pasko, nag-New Year. Nag-Hearts Day. Yan. Tapos ngayon, patapos na yung February. Nasa last Sunday na po tayo ng buwan ng February. Feb. Nasa last Sunday na po tayo, Saturday and Sunday na tayo ng buwan ng Pebrero. And ganito po kabilis ang panahon. And mind you, dun sa dalawang buwan po na yon, ang dami ng sinagot na panalangin ng Lord. Amen. 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 Marami pa siyang sasagutin na panalangin all throughout this year. So let's have an expectant heart habang lumilipas po ang mga panahon. So, mag-review po tayo sa atin pong pinag-uusapan dito po sa buwan ng Pebrero, which is yung series po natin ay pinamagatan siyang Understanding the Love of God. So, paano ba natin siya dapat tingnan? Paano ba natin kaalam kung paano tayo mahal ng Panginoon? Yung una pong tinakil natin, ayan, the purity of God's true love. So, hindi po pwedeng makisama ang karumihan sa Panginoon. Yung kasalanan, okay, hindi po siya pwedeng dumikit makiisa sa ating Panginoon. If we are continue on sinning, ayan, kasali din po dyan, hindi siya pwede. Bakit? Kasi pure ang pagmamahal ng Lord sa atin. It's so pure. The love is so pure. And sobrang sarap lang na ganito yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen. At tatandaan nyo pa? Thank you, Ederson. Next. God's love demands first love. Ayan, dito po tayo sa Revelations 2, yung sinabi ng Panginoon, I know your deeds. Alam ko yung mga pagpapagal na ginawa ninyo. Alam ko yung lagi kayo nag-a-attend ng CU, lagi kayo nag-a-attend ng services, lagi kayong nandyan, kahit wala nga service, nandyan kayo. Okay? But I have this one thing against you, ang sabi ng Panginoon. You have forgotten your first love. Okay? Dumadating po kasi tayo dun sa punto ng mga buhay po natin that we are so active sa church, pero wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. And nagiging religious na lang po tayo, self-righteous. Hindi, ako nag-pray ako kanina, yan, hindi naman yan. Okay? Ako active ako sa CU namin. Yan nga, pa-absent-absent eh. Okay? So, yan po yung iniingatan natin. Dapat lagi natin chine-check yung puso natin. Baka meron na tayong self-righteousness. Baka hindi na yung Panginoon, yung hindi na yung first love natin, hindi na si Lord yung motibo ng lahat ng bagay na ginagawa natin. Maybe dito sa church, sa ministry, sa school, okay, sa trabaho po natin, kung hindi ang Panginoon ang drive natin, ang motivation natin to do things, okay, meron pong mali sa puso po natin. Then yung last week po, yung tinakal po is the second chances of God's love. Okay? Ang sarap po nito. Okay, the story of the prodigal son. Ito yung isa, sabi ko nga, ito yung isa sa pinaka-paborito ko pong storya sa Bible. Bakit? Kasi parang ako to eh. Ako tong prodigal son na to, sobrang nakaka-relate ako dito. At grabe yung pagmamahal ng Lord sa atin that regardless, okay, kung gaano ka nakalayo sa palagay mo sa Panginoon, the moment na tumalikod ka, humingi ka ng tawad sa Lord, tanggap ka ulit niya. Regardless of the sin that you've committed on the past, okay, kinalimutan na po ng Panginoon niya the moment na humingi tayo ng tawad sa Kanya. Okay, so ang sabi pa nga dyan, nung pag-alis ng prodigal son, nagpa-ready na siya ng baka.
O ito, patabain nyo to. Bakit? Kasi love always hopes. Nag-hope yung tatay. Okay, nababalik yung anak niya. And hopefully, meron po tayong natutunan dito. And if you are that person, kunyari ikaw yung tao na yon, wala ka last week, pero nandito ka ngayon, na feeling mo sobrang nanlalamig ka, feeling mo sobrang layo mo, sobrang layo ng Panginoon sa'yo, okay, hindi po lumalayo yung Panginoon, tayo po yung lumalayo sa Kanya. Okay, feeling mo wala ka ng pag-asa, feeling mo patapon na yung buhay mo, feeling mo lang yon. Okay, huwag kang magbase sa feeling mo. Okay, so kung palagay mo, ang dami mo na nagawang kasalanan, kapatid, dito yung pinaka pagkakataon. Humingi ka ng tawad, tapos bumalik ka. The Lord is waiting for you. Hinihintay ka ng Panginoon. Then ngayon po, yung isishare ko po sa inyo is, we are secured forever in God's love. Okay, we are secured forever in God's love. And this will be our last topic for this whole series. And I hope, pakinggan po natin to, no? And ito rin pong verse na sasabihin ko sa inyo, this will be our YDC verse challenge. Ayan. So, Kuya Zap, ano ba yung YDC verse challenge yan? Sa mga hindi po nakakaalam, yun po yung after ng service natin. So, i-post po natin to regardless kung saan social media. Meron po kayo Twitter, Instagram, Facebook, sa stories ninyo. I-post nyo po yan, okay? So, lagyan natin ang hashtag YDC verse challenge. Para po, actually, madami na po nakakakita niyan. Para makagawa din tayo ng impact through our social medias. Ang sabi po ng Romans 8:35 and 38-39, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Sige po, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na to, minsan pa, Ama. Lord, that we are here, Panginoon. Thank you for the life, Panginoon, na meron ang bawat isa. Salamat, Lord, sa hininga na meron kami, sa kalakasan na meron po kami, Panginoon. And Lord, right now, our hearts are open for your word. And Lord, speak to us, God. Mangusap ka, Panginoon, Lord. Change us, God. Even our perspective, Panginoon. Lord, sa security po namin, sa inyong pagmamahal, Panginoon. And Lord, be with us, God. Patuloy po na kayo yung maging sentro ng araw po na to, Panginoon. Pangunahan niyo po ang bawat isa. And Lord, do what only you can do, God. We will obey, Panginoon. Susunod po kami. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So ang sabi po niyan, balik tayo sa verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Sino daw or anong bagay ang pwede makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos para sa atin? Ang sabi po dyan, shall trouble or hardship? Yung mga kahirapan ba? Yung mga kapagsubukan ba? Shall or persecution or famine? Kahirapan ba? Kagutuman ba? Or nakedness or danger or sword? Kapahamakan ba ang makakapaghiwalay po sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon? Then ang sabi niya sa verse 38, for I am convinced, sabi niya, that neither death nor life, mapabuhay o kamatayan, neither angels nor demons, neither the present nor the future, or any power, okay, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ang sabi po ng author natin dito, walang anumang bagay, okay, lalo na yung nandyan, nabasa po natin kanina, ang pwede makapaghiwalay po sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Grabe po yung declaration na yan, eh, no? Nakita nyo po ba? Actually, kung babasahin nyo yan sa ibang translation, walang kaharian ng mga demonyo ang pwede magtagumpay sa inyo, ang pwede makapaghiwalay sa atin dito sa ating Panginoon. Okay, but there is this one thing na isishare ko po mamaya-maya, na yung isang bagay na yon ang pwede na makapagpaalis sa atin sa Panginoon. Yung pong, meron kayong maririnig na once save, always save. Okay? Yun daw kapag tinanggap mo si Jesus, whatever it is that you are about to do, it's okay kasi save ka na. Kasi ligtas ka na, tinanggap mo na si Jesus eh. May salvation ka na. Okay lang na mag-enjoy ka sa kasalanan, okay lang na paulit-ulit mong gawin tong bagay na to kasi ligtas ka naman eh. May grace naman eh. Okay? So, mali po. Mali pong katuroan yan. If we are saved, let's stay saved. Manatili po tayo and mamaya ituturo ko po siya sa inyo kung papaano. So,
Meron pong mga questions dito, no? For example, how can we possess God's love? Paano daw natin matatanggap, marireceive ang pagmamahal po ng ating Panginoon? Okay, first, syempre, we have to receive God's love. Tanggapin po natin, okay? Bago pumapa sa atin ang mga bagay-bagay, kailangan tanggapin po natin. For example, I bought you something. Kunyari, ibibigay ko sa iyo itong Bible na to. All eyes on me. Tingin dito. Kunyari, ibibigay ko sa iyo itong Bible na to. Hindi ito mapapasayo kapag iniwan ko siya dito. Dito na lang, di ako makayoko. Ayan. Kapag iniwan ko siya dito, sinabi kong sige, sa'yo na to. Pero hindi mo siya kukunin. Nakukuha nyo? Meron tayong kailangan gawin. Kailangan kunin natin siya. Kailangan tanggapin natin. Thank you po. Nakukuha nyo po ba? Yung pagmamahal ng Lord, nandyan lang siya eh. Okay, in-offer na niya sa atin. Ito lang siya oh, nakalatag siya dito. But the thing is, kailangan natin tanggapin ang pagmamahal po ng ating Panginoon. Ito, sabi nga ni Pastora Joy last Wednesday, baka hindi kayo familiar dito sa verse na to. Sobrang dalang lang mabasa or marinig nating verse na to. Sige po, pakita po natin. John 3:16, ang sabi po dyan. Alam nyo yan? Familiar tayo dyan? Siguro grade 2 pa lang tayo. Alam na natin to, no? Ang sabi dyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. Anuhin lang po natin. Putot-pututan tayo. For God so loved the world. Okay? Ano ba yung tinutukoy niyan? Tayo, lahat ng mga tao sa mundo, mahal po ng Panginoon. Okay? Wala pong tinatangi ang Diyos. Even yung mga makasalanan, even yung mga tao na gumawa, na mga masasama sa inyo, yung mga nanira sa inyo, yung mga chinismis kayo, yan. Mahal po lahat ng Panginoon yan. Even yung mga namatay na sobrang sama ng ugali nila, yung sobrang hinos ng ginawa nilang crime, mahal din po sila ng Panginoon. Lahat, mahal po ng Panginoon. Paano niya pinakita yung pagmamahal po niya sa atin? He gave His one and only Son. Binigay po niya si Jesus para po sa atin. Sabi po ng Bible, while we were still sinners, Christ died for us. So, kaaway pa po tayo ng Panginoon, ipinakita na niya, ipinaranas na niya sa atin ang pagmamahal po niya. Okay, yan po siya. That whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Kasi meron po akong narinig, that was a long time ago. Kung mahal ng Diyos ang mga tao, bakit merong impyerno? Yan. Kung mahal ng Diyos ang mga tao, bakit merong masasama? Kung mahal ng Diyos sa mga tao, bakit marami nangyayari na ganito? Bakit merong mga nanirape ng matanda sa mga bata, kamag-anak, merong mga pinapatay, merong nanakaw, etc.? Because there is free will. Meron po tayong free will. Kuya Zap, ano yung free will na yan? Hindi po tayo kukontrolin ng ating Panginoon. Tandaan po natin to. Hindi po tayo kukontrolin ng ating Panginoon. Kaya meron siyang condition eh. Yung love ng Panginoon is unconditional. Kahit na gaano ka kasama, mahal ka ng Panginoon. Pero yung salvation, may condition. Are you there? Yung bahala na may tundo kayo, magramdam kayo. Okay? Tuloy po natin. May condition po yung salvation. We have to receive, ano? Okay? That whoever believes in Him, whoever receives Him as His Lord and Savior, shall not perish but have an eternal life. Kung sino daw yung tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, okay, siya daw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi siya mapapahamak. Meron kayong maririnig? Ito, I've heard this, like, sobrang tagal na nito. Si Oprah, kung kilala niyo po si Oprah, isa siya sa mga sikat na artista sa ibang bansa. Well-known siya na personality. Meron siyang nabanggit na si Jesus daw is only one of the way papunta sa kalangitan. Isang daan lang daw si Jesus papunta sa kalangitan. No! Alam nyo po, meron kayong mga maririnig kapag tinanong kayo, palagay mo saan ka kaya pupunta kapag namatay ka? Langit ka kaya, impyerno? Ay, palagay ko, langit ako. Bakit? Kasi wala naman akong inaapakan tao eh. Kasi mabait ako eh. Kasi ang dami kong kaibigan, man. Alam nyo po, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kayaman, magpatayo ka ng maraming bahay-sambahan, kung wala kang Kristo sa buhay, impyerno ka. Hey, Kuya Zap, hindi ka kaya mo magsalita, ne? Ayan, no? Chukay, no? John 3:16. Real talk. Kahit gaano kataas yung mga grades mo, kahit gaano ka maging matulungin,
Kung wala si Jesus sa buhay mo, nonsense. Walang kwenta po yan. Bakit? Ang tangi at natatanging daan papunta sa kalangitan is si Jesus po lamang. We have to receive Him as our Lord and Savior. Yun po yung pass po natin para makapunta po tayo ng langit. Okay? Yung mga good works natin, yung mga good grades natin, yung kabaitan po natin, magiging bunga lang po yan ng ating pag-ibig, ng ating salvation sa ating Panginoon. So, uulitin ko lang, don't get me wrong. The love of Jesus, the love of our Lord is unconditional. Kahit nga ngayon eh, ang dami nating kasalanan eh. Kanina nga, meron nakagawang kasalanan sa atin eh. Kahapon nga, kagabi nga, meron eh. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Pero yung salvation, okay, yan po yung conditional. Kailangan po tanggapin natin. Ayan nga yung first point natin eh. We have to receive God's love. Tanggapin natin na mahal tayo ng Diyos. At kagaya po nung nasabi natin sa mga past preachings po natin, okay, there is power when you know that you are loved by God. Meron pong kapangyarihan kapag alam mong mahal ka ng Diyos. Okay po? So tuloy po tayo ang sabi ng 1 John 4, 7-10. Okay, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Okay, love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. Okay, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Baka lang po ito, mamunti ko na makalimutan. E paano po yung nagsasabi ng mga religion na kapag sumali ka sa amin, maliligtas ka? Have you heard those? Sumali ka sa samahan namin kasi salvation na sa amin. Alam mo, kami lang yung maliligtas. Selfish eh, no? Hindi nagsishare eh, no? Gusto nila sila lang happy eh. Okay? Wala pong religion na pwede makapagligtas po sa atin. Kung kaya mo magsalita, eh. Wala pong kahit sinong tao ang pwede makapagliligtas po sa atin. Kahit gaano pa kalaki yung simbahan na yan, hindi naman yung simbahan yung makakapagligtas sa'yo. O kaya nyo ko. Spaceship. No, don't get me wrong. Even born again, hindi ka naman maliligtas ng born again. Hindi naman religion yung born again eh. Relationship yan kay Jesus. Buhay na binago ng Panginoon, born again. Okay? Hindi yung, ay, nag-a-attend ako sa Calvary, may ligtas na ako. Ay, nag-a-attend ako. Lahat nga ng born again dyan, inatinan ko na eh. Ang tanong, may relasyon ka ba kay Jesus? Ang tanong, may relasyon ka ba kay Jesus? Na paano ka, Kuya Zap? Thursday nga, nasa iglesia ako. Friday, nasa apo ako. Saturday, sumasideline ako dyan sa may Muslim dyan. Sunday, Calvary ako, loyal. Yung apat na service, ina-attendan ko yan eh. Hindi ka maliligtas sa ganun. Maliligtas ka lang kapag tinaga mo si Jesus. Amen. Sa mga first-timer po natin, hindi ko po sinisiraan yung mga ibang relihiyon. Wala po ako sinisira ang relihiyon dito kasi wala namang relihiyon talaga ang pwede makapagligtas po sa atin. Okay? If you are a first-timer, it is not an accident that you are here. Hindi rin po aksidente na marinig mo to at hindi rin aksidente na mararanasan mo yung pagmamahal ng Diyos ngayong hapon po na to. Amen. So, sabi dyan, dear friends, let us love one another. Mahalin daw natin ang bawat isa. Because for love comes from God. Kanina daw nang galing ang pagmamahal? Then, Kenneth, row one lang an, eh. Kanina daw nang galing ng love? May row two na dito. Okay? So, yung originator po ng pagmamahal, kailangan hindi natin makalimutan to na sa Panginoon lang. Sa Panginoon lang po. Siya po, sa Kanya nang galing ang pagmamahal. And everyone who loves has been born of God and knows God. Kapag daw nagmamahal ka, okay? Kapag daw nagmamahal ka, alam ang tao dito, you know God. And whoever does not love does not know God. Kung kapag daw hindi ka marunong magmahal, hindi mo daw kilala ang Panginoon. Okay, sabi siguro ng iba, ito na to. Opportunity na to. Makakapag-confess na ako. Sabi ni Kuya Zap, kapag daw alam ko yung pagmamahal, alam ko yung Lord.
Mahal, I love you. Hoy, pareho kayo lalaki. Hoy, pareho kayo babae. Hindi po yan dyan. Okay, mamaya po, mamaya. Malalaman natin yung tinutukoy po namin dito. Pero ang ibig niya lang sabihin, if you love God, if you love, you know God. Kapag nagmahal ka, sa tamang paraan, mahal mo yung Panginoon. Tapos pagkatapos, nagligawan kayo, no? Bawal, anak pa, anak. Right process. Ang sabi dito, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son. Ito yung totoong pagmamahal. Okay, ako hindi ako magsasawang uulit-ulitin to na yung true love wins hindi siya for LGBT. Yung true love wins nung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yun lang yun. Okay, yung true love wins hindi yung hindi. Walang makakapigil sa atin. Mahal natin ang bawat isa. Mahal kita, mahal mo ko. That's all. Thank you. Di siya pwedeng ganun eh. 8 years old ka pa lang eh. Okay? Hindi siya pwedeng ganun eh. Hindi mo pwedeng sabihin love wins kasi kahit pareho kayong babae, pareho kayong lalaki, mahal niyo yung isa't isa. Hindi pwede. Alam niyo yung nag-win doon, lust. It's lust wins. Kasi laman mo yung gusto mo eh. Hindi ko po kino-condemn yung mga LGBT. And if you are struggling, okay, praise God if you are here, hindi ko po kayo tinitira isa-isa. Hindi, mahal po namin kayo. That's why we are saying this. Okay? Kaya po namin sinasabi to. Ayaw po namin na magpatuloy po kayo dyan. Okay? Sa ginagawa po nyo na yan. And hindi po nagkamali yung Panginoon in creating you. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala kayo doon? So kapag mayroong pagkakataon, siguro kapag medyo tumanda ka na tapos parang nare-realize mo, teka lang, bakit babae ako? Nagkakagusto ako sa mga babae. Lapit ka agad sa Panginoon. Pakorek mo agad yung puso mo sa Panginoon. Humingi ka agad ng tulong sa leader mo. Okay? So, kapag naramdaman mo itong bagay na to, itong kasinungalingan na to, magpatulong ka. Hindi naman po nakakahiyang magpatulong. Amen? Ngayon naman, kung ikaw, barkada ka, tapos alam mo na ganito yung ginagawa ng kasama mo, tapos hinahayaan mo lang. Kunyari, pareho kayong babae. Tapos ito, alam mo, medyo patabingi na eh. Meron na nagugustuhan na babae din eh. Tapos yung i-encourage mo pa, ay hindi, sige tol, paglolon me. Tol, February 14, dyan may bulaklak tol, oh. Hoy! I-correct po natin sila, huwag natin silang sulsulan. Alam nyo, kapag ginawa nyo yan, parang kayo nagtutulong sa kanila pa impyerno. Tapos sabihin nyo, kaibigan kayo. Hindi, hindi ko isap, real friend eh. Ako lang yung true eh. Ako lang yung totoong kaibigan yan eh. Kung totoong kaibigan, itama mo yan. Kunyari, nakikita mo, yosi ng yosi. Sumisindi, 5. No! Kapag nakikita mo yung kaibigan mo, ba tayo napunta dito, no? Pero kasama to sa pagmamahal eh. Kapag nakikita mo na yung kaibigan mo na gumagawa na ng masama, okay, na meron ng habitual sin, kunyari, yung alak, sigarilyo, pornography, masturbation, bawalan mo! Mahal mo eh! Sasabihin mo, mahal mo, kaya hindi mo binabawalan? That's wrong, man. Hindi po tama yun. Alam mo nang nanonood ng pornography, binigyan mo pa ng sight. Anong klaseng pagmamahal yun? Tinutulak po natin sila pa impyerno. Real talk to, huwag niyong tawanan. Real talk po to. Kuya, ikaw, paano ka? Sino nagko-correct sa'yo? Ayun, alam po yan ang mga kaibigan ko. We are correcting each other. Kapag meron po events sa mga sinasabi po namin, okay, we are being corrected by each other. Hindi po kasi pwede yung, hindi, oops, don't touch me. I'm a pastor, yo. Hindi ko po pwedeng sabihin nyo, maimpyerno ko naman. Hindi nyo pwedeng sabihin na alam nyo na yung Bible. Hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi, meron naman na akong relationship sa Lord, huwag mo akong i-correct. Delikado ka kapag ganyan yung puso mo. Ba't tayo napunta dyan, no? Okay. Basta pasalamat kayo kapag kinorek kayo. Wala namang masarap na correction talaga. Masakit yan. Pero magpa-thank you ka. Kasi kinokorek ka. Ibig sabihin, mahal ka niyan kapag kinorek ka.
Sa mga foreigners po ninyo, kapag kinukorek kayo ng mga foreigners ninyo, galit ka kasi kinukulit ka ng foreigner mo. Paano kang hindi kukulitin? 2 months ka nang hindi nagpapakita. Uunahin mo yung barkada, yung ML. Magchat-chat sa'yo, hindi mo isisin. Delivered. Tapos magpo-post ka. Pinging skin. Makikita ka sa live ni Reger, no? Boss Reger, pingin naman skin. Boss Dogs, ganyan. Boss mo ba yun? No, nakikita nyo ba yung ibig ko sabihin? Kapag po pinagsasabihin kayo, pasalamat naman kayo. Mag-sorry kayo sa Lord, then bawi tayo. Okay? So much for that. So, how can we know that we are secured forever in God's love? Paano daw po natin malalaman that we are secured forever in God's love? Okay, ang sabi po dito, we have to reciprocate God's love. Ito pong reciprocate na ito, ang ibig sabihin, ibalik. Okay, ibalik po natin. Sa mga may geometry dyan, alam nyo itong term na ito, yung reciprocal chuchu. Yun na lang yung naalala ko, reciprocal eh. So, ibalik po natin. Sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandment. Keep my commands. Ganito po daw natin sa itong paraan na to na mababalik natin, mare-reciprocate natin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. If you love me, keep my commands. Okay, sino dito yung nagmamahal sa Lord? Magtaas ng kamay. Sige, magtaas ng kamay kung mahal mo yung Lord. Lahat, no? Lahat. Praise the Lord. Kaya palakpakan natin ang Lord. Sino dito yung sumusunod sa salita ng Panginoon? May puto lang eh. May gisan lang. Ito kasi yun eh. Lagi natin pinagsisigawan, mahal natin ang Diyos. Pero it does not show. Hindi ka nakikitaan ng pagmamahal ng Panginoon na nasa iyo. Okay. Ang sabi dito sa 1 John 2, 3, 5, para mas ma-expound po natin, we know that we have come to know him if we keep his commands. Okay, kapag ginawa natin ang kagustuhan niya, ang salita po niya, sumunod tayo doon. Whoever says I know him but does not do what he commands is a liar. Kapag sinabi mo, nakilala ko ang Panginoon, alam ko ang Panginoon, tinanggap ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas, pero hindi mo ginagawa ang nasusulat sa kanyang salita, isa kang sinungaling. You're a liar. Oh, in fairness, born again na si Yama liar ngayon, ha? Kung kaya, hindi nyo na alam siguro yun, sorry. That was our era. So, sinungaling ka. Sinungaling ako kapag hindi natin ginagawa ang salita ng Panginoon, kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Pero sinasabi natin, mahal natin siya. Lahat tayo nagtaas ng kamay kanina. Nung tinanong ko kung sino yung nagmamahal sa Lord. Amen ba? Ang tanong, sino nga ba yung tunay na nagmamahal sa Panginoon? Pag dito, talagang grabe yung worship natin. Manggigil ka pa eh. Hallelujah! Go, Kuya Radley, come on! I-second set na, ito na yun, nagigil na ako eh. Ayan na. Yan yung ano natin eh. Talong-talong tayo dyan, manyiko ka pa eh. We worship. Hallelujah! Tapos, pagkatapos nun, pag uwi mo, nag-enjoy ka na naman sa kasalanan, born again ka lang pag nasa church ka, anak ka lang ng Lord kapag nag-YDC ka, anak ka lang ng Lord kapag nagsisiyo kayo. Pero paglabas, iba na. Iba na. Eh, yun na rin baloy. Takasakit mag-joke kayo ni Karet ang balo ko. Deta mo kaya't ang gulot yung makarelate at yung mahili ka rin, no? So, alam nyo po, kung sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, gawin po natin ang pinapagawa niya po sa atin. Tayo lang kasing gumagawa ng mga komplikadong bagay. Ano bang gusto ng Lord? Mag-attend ka. After mo mag-attend, pakinggan mo yung message. Kapag napakinggan mo yung message, kunin mo yung tinuturo sa'yo ng Panginoon. Then, i-apply mo sa buhay mo. Mag-see you ka, mag-pray ka, mag-worship ka, magbigay ka. Kaso tayo, ginagawa pa natin. We know then. Ano kaya yung ibig sabihin sa Greek ng we know? Kadalasan, tayo lang yung nagkakomplika sa salitaan ng Panginoon. Kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa salitaan na yun lang yun.
Okay? Hindi po ako yung nagsasalita dyan, ang Biblia. And the truth is not in that person, ang sabi po niyan. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, susunod ka sa salita niya. Okay, kagaya na sinabi ni Kuya Radley kanina, no? Kunyari, nagno-note ka eh, no? Pa-picture-picture ka pa eh. Kapost mo sa Facebook, no? My story. Ay, ang ganda ng story ni ano? Ay, yung real, no? Hindi ka na nakinig. Kung talagang mahal mo yung Diyos, susundin mo yung salita niya, susundin mo yung pinapagawa niya sa'yo. Amen ba? Okay. Alam niyo po yung amen? Anong ibig sabihin ng amen? Nag-a-agree ka. Ang ibig sabihin, oo ka sa sinabi mo. Ngayon, kung amen ka ng amen dito, hindi mo naman din ginagawa. Ano sabi ng verse 3 kanina? Ay, verse 4? Sinungaling ka. Kahit pa anong lakas ng amen mo, kahit na grabe yung conviction ng amen mo, amen! Hallelujah! Pero kung hindi mo ginagawa ang salita ng Panginoon, you are a liar. Yan po yung sinasabi ng ating Biblia. Yan po yung nakasulat sa salita ng Panginoon. So I hope, hindi lang po tayo happy-go-lucky na amen, amen lang dito kasi meron nag-amen. Isa na sa puso po natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Then gagawin po natin siya. Ayan ba, Dad? Sige po, next verse po tayo. Sabi ng 1 John 4, 19 to 21, we love because He first loved us. Automatic. Kaya lang po tayo marunong magmahal ngayon kasi una po tayong minahal ng ating Panginoon. Okay. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Mm-hmm. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Sige po, verse 21. And He has given us this command. Anyone who loves God must also love their brother and sister. Sino dito yung mahal niyo yung nandito ngayon? Amen! Opportunity, Kuya Sap. Sasabihin ko mamaya sa kanya, mahal ko siya. Okay? Sino dito yung totoo nagmamahal sa mga nandito ngayon? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi po ng verse 19 kanina, balik lang po natin. Ayan. We love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Kung sinasabi mo na mahal mo yung Diyos, pero meron kang kasaman. Nanig yung Tagalog yung kasaman? Meron kang ayaw. Meron, alam mo, ano to eh? Ako din, naging guilty ako dito noon eh. Yung nakikita mo lang yung tao, o kaya na pag-uusapan lang, tollan mo yan, tollan mo yan ng kayabangan. Sis, tignan mo siya ang plastic niya. Oh. Sis, tignan mo yung makeup niya, hindi pantay, apat yung kilay. Alam mo yung nakitaan mo lang maglakad? Tapos, pag-uusapan nyo na ng mga barkada mo dito. After ng worship, pagbaba, tingnan mo siya, apat yung cheese bread nyo. Yung wala naman siyang ginagawa sa'yo, pero nayayabangan ka. Wala naman silang ginagawa sa'yo, pero naiinis ka sa kanila. Uy! Ang sabi ng Lord, oh, whoever claims to love God, yet hates a brother or sister, is a liar. Baka sinungaling ka din. After mo mag-worship dito, palakpak ka sa Panginoon. Okay, palakpak natin. Binigay mo lahat. Tapos meron ka lang nakita na parang hindi siya pasok sa'yo. Ano nang sinabi mo? Okay. Makinig dito. All eyes on me, all eyes on me. Ganyan ka din. Hindi ka naman perpekto. Hindi ka naman din kamahal-mahal dati. Pero pinili kang mahalin ng Panginoon, tapos sino tayo para magmalaki tayo? Sino tayo para kamuhian natin yung ibang tao? Kuya Zap, wala ka bang ganyan? Meron nga. Meron nga akong ganyan. Napag-uusapan lang namin, nainis ako eh. Nakikita ko lang yan, nabubwisit na ako. Nagpasorry na ako sa Lord. Tapos sasabihin natin, mahal natin yung Lord.
Tapos sasabihin natin, hindi, love ko naman yan eh. Ayaw mo nga makita. Check natin yung puso natin, YDC. Heart check tayo ngayon. Kung emo ka, siya, gangster siya, hayaan mo. Meron pa bang emo ngayon? Meron pa bang gangster ngayon? Kung tahimik siya, kung introvert siya, ikaw, extrovert ka, hayaan mo. Nakukuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Kung talaga mahal natin ang Panginoon, mamahalin natin yung mga kapatid natin. Uulitin ko lang, tingin. Tayo, minahal tayo ng Panginoon. Even ng mga naging leader natin, even ng ibang tao, kahit hindi tayo kamahal-mahal. Kahit hindi tayo kamahal-mahal, minahal nila tayo. So I hope, kung talagang sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon, mahalin din natin ang mga kapatid natin. Hayaan natin, true time, babaguhin din ng Lord yan eh. Kung mayabang siya maglakad, mayabang siya magsalita, mayabang siya tumingin, hayaan natin. Inaano ka ba? Hindi ka naman eh. Kuya Zap, inisnab ako eh. Mamamatay ka ba? Mamamatay ka ba sa snab? Kuya Zap, ang sama ng tingin sa akin. Alam nyo? High school ako, meron akong nakaaway. Pinuntahan ako ng sa room namin. Ano to? Parte sila ng kasi yung isang fraternity noon, Mother Chapter, yung Holy Angel. Tapos, pasikat na eh. Sobrang parami na sila. Okay. Then, pinuntahan ako sa room namin. Tol, katsura mo mamaglalaw eh. Eh, wala akong salamin nun eh. Titingin ako, nakaganyan ako eh. Tatawanan, bakit ha? Di nga kita nakikita eh. Though, mayabang kasi ako nun. Kasi nga, laki ako sa gangster era. Kolorum ako, hindi ako sumali ng kahit anong gang. Pero alam mo, nagsusuot ka ng mga loose pants, loose shirts, yung red rag, nandyan. Tapos, so I was that kind of person way back. Ang dami ko nakaaway dahil sa tingin ko. Real talk to, uminom kami dito sa May Claro. Dati. Okay? Dati. Uminom kami dito sa May Claro. Paglabas namin, ba daw ang sama ng tingin ko? Tapos pasuray-suray pa ako. Eh, takot akong makipag-away. Mayabang lang ako eh. Takot akong makipag-away. Kunyari, naglasing-lasing ano, pare. Mamamatay ka ba sa tingin? Kuya Zap, kasi hindi mo naiintindihan. Nakailag nga lang ako nung tinignan ako eh. Alam nyo, kung ganyan bagay na lang, palipasin nyo. Huwag kayong gumawa ng kaaway. Alam nyo yung pinakamadali, mag-gain ng kaaway. Bakit? Ganyan lang eh. Simpleng bagay lang eh. Nakikipag-away tayo. No? So, YDC sa atin dito, lalo na sa mga nandito ngayon, okay? Lalo na sa atin ang mga nandito ngayon. We have our differences. Tandaan mo lang to. Dati ka rin hindi ka mahal-mahal, tapos minahal ka, kaya ka nagbago ngayon. And that person na kinaiinisan mo, mag-sorry ka sa Lord. Kung medyo kaibigan mo na yun, mag-sorry ka na rin sa Kanya. Tapos, alam mo yun, mas masarap yung nagmamahalan tayo sa Panginoon. Amen? Kasi ang sabi ng Bible eh, kung kiniklaim mo na mahal mo yung Diyos, pero ating kang kasaman, isa ka sinungaling, isa kang malaram. Okay? For whoever does not love their brother and sister whom they have seen, they cannot love God whom they have not seen. Kung yung tao na yan, na nakikita mo, nakakasama mo, nakakahalubilo mo, hindi mo kayang mahalin, paano pa yung Diyos na hindi mo nakikita? Baka mas hindi mo kayang mahalin yung Lord. Okay? Sige po, sunod po tayo. Sa 1 John 4:19-21, we love... 1 John 2:9, sorry. 1 John 2:9. Okay? Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. Kagaya lang po yan ang sinabi ko kanina. Okay? Kahit pa gaano mo iiyak yung sa pag-iyak mo, lumalabas na yung puso mo. Yung sa pag-iyak mo, Lord, I love you. Sama-sama na yung luha, yung sipon. Yung... Kahit pa gaano gawin mo dyan, ang sabi, but still hates a brother or sister, you are still in darkness. Yung next verse po natin, ang sabi ng 1 John 3:15-16, anyone who hates a brother or sister is a? Anyone who hates a brother or sister is a? Mamamatay tao.
Para ka daw murderer kapag hate mo, kapag kasaman mo, kapag ayaw mo yung isang tao. Okay, and you know that no murderer has eternal life residing in him. Walang makakapunta sa langit na mamamatay tao. Alam nyo, Old Testament time, trivia lang. Old Testament time, bago ka ma-accuse na murderer ka, dapat merong naka-witness sa'yo na pinatay mo yung tao. Okay? Yan po yung dati para matawag ka na murderer. Pero ngayon, para matawag ka na murderer, kamuhian mo lang yung isang tao, parang pinatay mo na rin siya. Kuya Zap, totoo ba yan? Totoo po yun. Biblical. Eh, no? Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. So, ingat ka. I-check mo yung puso mo. Baka hindi ka palangit, kapatid. Baka dahil dyan sa galit mo sa isang tao na yan. Hindi, Kuya Zap. Hindi mo kasi alam yung kwento. Siniraan ako niyan eh. Kaya nga kami nag-break ng boyfriend ko eh. Kaya nga kami nag-break ng girlfriend ko. Siniraan ako niyan eh. Iniwanan daw siya eh. Alam niyo yan, sobrang galit mo sa kanya. Hanggang sa lumiliit yung mundo mo, ayaw mo siyang nakikita, lagi, alam mo yun, napapamura ka dahil pinag-uusapan niyo siya, sobrang manggiligik ka. Ang sabi po dyan, no murderer has eternal life residing in him. Check mo yung puso mo. Kung meron kang kinagagalitan, whoever that person is, may it be your father, your mother, na iniwan kayo or merong ginawa sa inyo na hindi maganda, yung mga kaibigan ninyo na iniwan kayo, or kahit na sino mang tao yan, ang sabi dyan, kung galit ka, para kang murderer at walang murderer, walang mamamatay tao ang nakakapunta ng kalangitan. I-check po natin ang puso natin kung sino man yung kinagagalitan natin, kung sino yung katampuhan natin, kung sino man yung sa palagay mong hindi kayo okay. After this, pag-uwi ninyo, i-chat ninyo, puntahan ninyo, kausapin ninyo, i-settle nyo, magpa-sorry kayo. Okay? Humingi kayo ng tawad, magpatawad din kayo by faith. Bakit? Para sigurado tayo. Okay? Clear ba? Amen, ha? Okay, narinig ko yan. Narinig ng Lord yung amen nyo na yan, ha? Ang sabi dito naman sa 1 John 3:9-10, syempre, meron tayong na-receive na pagmamahal ng Lord kanina. Then, i-reciprocate natin. Mamahalin natin ang Panginoon first. Okay, then second, paano natin marireciprocate? Mamahalin natin yung mga kapatid po natin. Yung, yan, lahat ng pwede nating mahalin. Mahalin natin lahat sila. Then, yung isa pa sa dapat natin gawin, dapat hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Ang sabi po ng 1 John 3:9-10, no one who is born of God will continue to sin. Wala daw na anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon ang mamumuhay pa sa kasalanan. Ang sabi dyan, because God's seed remains in them, they cannot go on sinning. Hindi sila pwedeng magpatuloy because they have been born of God. Yung verse 10, this is how we know who the children of God are. And who the children of the devil are. Kanino kaya tayo? Okay? Anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Ang sabi po dyan, this is how we know. Dito natin malalaman kung kanino tayo anak. Anak ba tayo ng Panginoong Diyos o anak tayo ng Satanas? Anak tayo ng demonyo. Bible, biblical, kanino kaya tayo anak? Natanong nyo na ba yun? Anak akong nanay ko, Kuya Zap, paano ka? Anak akong tatay ko. No, spiritually. Kanino ka anak? Ang sabi dyan, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Alam nyo, harsh, no? Pero totoo yan, ganyan po talaga. Okay? Masaktan na ang masaktan. Okay? Huwag nyo, Kuya Zap, salita mo lang yan. Buksan nyo yung mga Bible nyo. Nasa Bible nyo din yan. Okay? So, and who the children of the devil are? Sino kaya yung mga anak ng demonyo? Sino kaya yung anak ni Satanas dito? Anyone who does not do what is right is not God's child. Anyone who does not do what is right is not God's child. Kung patuloy kang namumuhay sa kasalanan,
Tingin kayo sa akin. Buti na lang, cash-up kayo eh. Kung patuloy mong ine-enjoy itong bagay na to na hindi nakakapagbigay kapurihan sa Panginoon, tanungin mo yung sarili mo, kanino ka anak? Pero base sa Biblia, hindi ka anak ng Diyos. Okay? Clear? Clear tayo dyan. Meron ba siyang katuloy eh? Nor is anyone who does not love their brother and sister. Alam mo, kanina, yung anong tawag dito? Yung if you hate your brother or sister, sabi po kanina, no, para kang murderer, at yung murderer, wala daw eternal life that is residing in him. Ngayon, hindi ka lang walang eternal life, hindi ka lang hindi ligtas. Anak ka pa ni Satanas kung talagang galit ka. Galit na galit, gigil na gigil. Check mo yung puso mo kung ikaw yung tao na yon. Heart check po tayo. Clear ba tayo dyan? Clear po ba tayo dyan? Hoy, nakukuha po ba natin? Kung talagang anak ka ng Lord, huwag kang magpapatuloy sa kasalanan. Eh Kuya Zap, hindi naman ako perpekto eh. Kakamali naman ako eh. Sino bang hindi? Lahat tayo nagkakamali. Iba yung nagkasala ka na hindi mo sinasadya sa nagkasala ka na ine-enjoy mo yung kasalanan. Hindi Kuya Zap, may grace naman. Yan. Yan tayo eh. Kuya Zap, papatawaran naman ako ng Lord. Yan. Yan tayo eh. Grace is saying no to ungodliness and worldly passion. Grace is not a license to sin. Hindi porket merong grace, mag-e-enjoy ka sa kasalanan, magsusorry ka na lang kapag malapit ka ng mamatay. Eh kung bigla kang namatay. O di ka nakahingi ng tawad. O di impirno ka. Nagigets niyo po yung ibig ko sabihin? Walang anak ng Diyos ang nagpapatuloy na magkasala. Ngayon, if you are enjoying that sin, ikaw lang yung nakakaalam niyan eh. Actually, pati yung best friend mo, hindi niya alam yung kasalanan mo na yun eh. Yung ginagawa mo kapag ikaw lang mag-isa. Hindi ka nag-iisa ha, andyan yung Lord. Okay? Kapag patuloy mong ginagawa yung kasalanan na yan, okay? Check mo yung puso mo. Mag-sorry ka sa Lord. Ito yung oras na dapat tumalikod ka sa kasalanan na yan. At humarap ka ulit sa Panginoon. Bakit? Paimpyerno ka, kapatid. Paimpyerno ka. Kapag yan yung tinitibok ng puso mo. So, meron isang tanong pa. Okay, sa pangatlo tayo. Is there anyone or anything that God that can separate us from the love of God? Meron ba kaya? Kasi binasa natin kaninang Romans, di ba? Basahin natin ulit. Ang sabi dyan, who shall separate us? Ay, yan po ba yan? Oo. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Verse 38, for I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Wala daw sa mga bagay na yan ang pwede makapaghiwalay sa ating pagmamahal ng Panginoon sa atin. Nothing and no one can separate us from the love of God if we, meron siyang condition. Ito po yung third point natin. If we remain in God's love, kapag nanatili po tayo sa pagmamahal ng Panginoon, tsaka pag uminom ka ng tubig. Okay, if we remain in God's love, kailangan po, okay, kailangan manatili po tayo. Ang sabi po ng John 15:9-12, as the Father has loved me, so I have loved you. Now, ang sabi po, okay, ang sabi po dyan, remain in my love, manatili ka sa pagmamahal ko. Ang sabi po dyan, if you keep my commands, you will remain in my love. Sino daw yung makakapanatili sa pagmamahal ng Panginoon? Yung gumagawa ng gusto niya. Yung gumagawa ng salita niya. Those who keep his commands. Ang sabi po dyan, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. Verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this, love each other as I have loved you. Ito po yung command sa atin ng Panginoon. Love each other as I have loved you. Kuya Zap, ang dami kong confirmation. Haamin na ako sa kanya mamaya. Hindi po ito yun. Okay? Alam mo, ito yung isa sa pinakamahalagang bagay. Kasi kapag mahal mo yung tao, gagawin mo lahat eh. Hindi.
Kapag mahal mo yung tao, gagawin mo para makita mo yung tao na yon, para makasama mo yung tao na yon, para sumayo yung tao na yon. Amen. Amen. Naniniwala kayo doon? Hindi. Parang hindi kayo ah. Hindi kayo? Uy. Kaya nga mahal tayo ng Lord kasi binigay niya lahat eh. Mahal tayo ng mga parents natin, though meron sila mga pagkukulang, pagkakamali. Pero kaya nga hanggang ngayon, pinapakain tayo. Mahal tayo niya mga yan eh. Pinapag-aaral tayo, mahal tayo niya. So, kung mahal mo yung isang tao, ito po yung dapat mong ibigay sa kanya. Yung salvation. Kahit pa ibigay mo lahat ng bagay sa isang tao. Kunyari, itong kaibigan mo, hindi, best friend ko ito, Kuya Zap, talagang willing akong ibigay kahit buhay ko dyan. Kung hindi mo sinare sa kanya yung salvation, hindi mo siya totoong mahal. Nakukuha nyo? My command is this, love each other as I have loved you. Mahalin daw natin ang bawat isa kung paano tayo minahal ng Panginoon. At kung totoong mahal mo yung mga tao na nakapalibot sa iyo, isishare mo yung pagmamahal ng Panginoon. Isishare mo yung daan papunta sa kalangitan. Amen. Amen po ba tayo? Nakukuha po ba natin? Huwag nating sarilinin yung salvation, guys. Huwag nating sarilinin na tayo lang yung nag-e-enjoy sa presensya ng Panginoon at mag-e-enjoy sa darating na pagkakataon kapag nasa langit na po tayo. Okay? Sige po, next verse tayo. Sabi po ng Colossians 1:22-23, "But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight." Pinabanal po tayo dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. "Without blemish and free from accusation, if you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. And this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant." Tingnan po natin to. "But now He has been reconciled." Okay, nireconcile na po tayo, inayos na po tayo, pinag-aayos po tayo, pinagkasundo po tayo by Christ's physical body through death. Okay, to present you, para paano? Para maging banal ka, okay, para hindi ka naiyakyos ni Satan. Okay, para maging bagong tao ka. If, meron siyang condition eh. Kung mananatili ka sa iyong pananampalataya, established and firm and do not move from the hope held out in the gospel. And this is the gospel. Kaya hindi po totoo yung once save, always save eh. Kaya hindi siya totoo eh. Bakit? What a foolish doctrine. Ito pong once save, always save na to. Na kapag niligtas ka na, kapag tinanggap mo na si Jesus, you can enjoy on sinning. Pwede mo nang gawin to kasi may grace naman. No, that's not the gospel. Ang sabi po dito, magiging holy ka, okay, holy in His sight, without blemish and free from accusation, if you continue in your faith. Kung mananatili ka sa pananampalataya, kung hindi ka aalis sa Panginoon. Yan po yung ibig sabihin niyan. Established and firm and do not move from the hope held out in the gospel. Kung mananatili po tayo sa Panginoon. At ang sabi po dyan, this is the gospel. Biblical. That is the gospel. Hindi yung nung broken ka, sobrang init mo. Nung may problema ka, makapanalangin ka, sobrang marubdob na panalangin. Tapos nung umukay na, hindi ka na ulit nag-attend. Hindi ka na ulit nagparamdam sa forerunner mo. Hindi ka na ulit nag-see you. Hindi ka na ulit nagparamdam sa church. Ano yan? Kapag may problema ka lang, dun mo mahal yung Diyos. Kapag okay ka, wala na ulit ang Lord sa buhay mo. Ginawa nating rebound ng Lord, ganon. Kailangan po manatili po tayo sa Panginoon. Regardless of what the situation is, mapamasaya ka, mapamalungkot ka, manatili ka sa Diyos. Merong blessing, merong pagsubok, manatili ka sa Diyos. And this is the gospel, ang sabi po niyan. Yan daw po ang gospel, okay? So, basahin na rin po natin to sa Colossians, ang sabi dito, Colossians 2:6-7. So then, okay, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. So if we
If we were reconciled by the Lord, nireconciled na tayo ni Jesus eh. Binigay na niya yung buhay niya para magkaayos tayo ng Ama. Para masettle po yung nagawa ng kasalanan na gap sa atin. Ipinag-ayos po tayo. Kung talagang anak ka ng Panginoon, mananatili ka. Kung talagang anak ka ng Diyos, mananatili ka, hindi ka aalis. Okay, as long as we continue to listen and obey the voice of God, eternal life is in us. Meron po tayong kasiguraduhan. We are secured forever by God's love. Okay, if we remain, if we continue to live our lives in Him, kapag nanatili po tayo sa ating Panginoon. Okay, so, ito po, after nating ma-reconcile sa Panginoon, magpatuloy po tayo. Hindi yung para kang palitaw. Hindi yung kapag trip mo lang pumunta, dun ka pupunta. Hindi yung trip mo lang mag-YDC, dun ka mag-YDC. Okay, dapat po consistent po tayo. Tuloy-tuloy po tayo. Amen? Amen po ba tayo dyan? Sige, mag-review po tayo. Ang sabi dito, secured forever in God's love. First, receive God's love. Okay, second, reciprocate God's love. Ibalik po natin. Third, okay, remain in God's love. And meron po tayong verse dito. Ang sabi po ng John 10:27-28, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish and no one will snatch them out of my hand. Ang sabi dyan, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish and no one will snatch them out of my hand. Tignan po natin to. Kung talagang anak ka ng Panginoon, makikinig ka sa boses niya. Yung mga sheep po, alam nila yung boses ng shepherd po nila. For example, tayong lahat dito, kunyari ako yung shepherd, tapos tayong lahat, nagkunwari tayong shepherd, habang hindi ako sumisigaw, hindi lalapit yung mga tupa. Kasi alam nila yung boses ng shepherd nila eh. And ganun din po sa Panginoon, kung talagang anak ka ng Diyos, okay, mananatili ka at pakinggan mo yung salita niya. And they follow me, susunod po tayo. Kuya Zap, paano ako susunod sa Lord? Di ko naman alam yung daan. Edi magbasa ka. Magpatulong ka sa forerunner mo. Sa kuya, sa mga ate mo. Pwede naman eh. Okay? And they shall never perish and no one will snatch them out of my hand. Ito po yung laging ginagawang verse ng mga once save, always save. Okay? No one will snatch them out of my hand. Totoo po yun. Wala pong pwede makapag-alis sa atin sa kamay ng Panginoon kung hindi ka aalis. Tayo po yung pilit na umaalis sa pagmamahal ng Diyos. Remember the prodigal son last week? Andyan siya sa bahay ng ama niya, maybe kaharian nila. Pero ano ginawa niya? Kinuha niya yung mana niya, umalis siya. Tapos bumalik na lang siya. Okay? Anong reason ng pagbalik niya? Nung pagpunta niya sa Panginoon, pagbalik niya sa ama, pagkain. Pero anong ginawa ng Panginoon? Kahit yun yung motibo ng puso niya, pinaranas ng ama yung pagmamahal niya. Okay? Now sa atin po, totoo. Totoong-totoo na wala pong pwede, walang anghel, walang mga demonyo, okay, walang sakit, walang kapagsubukan, ang pwede makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon kung hindi lang po tayo. Yung sarili po natin, yung kalaban natin dito, yung sarili mo, ikaw mismo, okay? I've been there. I did those things na lumayo ka sa Panginoon. Ano nangyayari? Mga pariwara ka. Alalalong malilyari. Nagigets po ba ninyo yung ibig kong sabihin? So we alone can separate ourselves from God's love. Tayo po, sarili lang po natin. Tayo mismo ang lumalayo po sa Panginoon. And we alone can live the love of God. Tayo po yung kusang umaalis eh. Nandyan na tayo eh. Secured na tayo eh. Okay na tayo eh. Kaso pilit po tayong umaalis sa presensya ng Panginoon. Yung ang illustration na parang ang layo ng Lord sa'yo, hindi totoo yun. Ikaw yung malayo sa Panginoon. Kasi hindi naman umaalis ang Lord. Sabi nga nung isang point natin last week, love always hopes. Naghihintay po ang Panginoon sa atin. He is waiting for us. Okay, and I hope, YDC, tayong mga anak ng Diyos, hindi na tayo aalis sa pag-ibig ng Ama. Amen. Meron pong note dito ang sabi, what a foolish person who already knew the truth and turned away from God. Gaano na lang tayo katanga, if I may use the term. Gaano tayo ka-foolish? Makanaano ka kakla kabuntok, anak po again.
If you know the truth that God loves you, pero pinili mo paling umalis sa Kanya, anong dahilan pa natin, YDC? Anong pwede nating idahilan para umalis tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Anong pwede nating isumbat sa Panginoon para umalis pa tayo sa pag-ibig niya sa atin? Wala! Wala tayong pwedeng isumbat sa Panginoon na, Lord, hindi mo kasi sinagot itong panalangin ko na to. Lord, hindi mo kasi binigay itong hinihingi ko na to. Hindi po natin pwedeng isumbat sa Panginoon yan. Wala po tayong pwedeng isumbat sa ating Panginoon. So YDC, I hope, hindi po natin basta lang narinig itong preaching na to. Hindi lang natin basta na-receive itong message na to. I hope ipamuhay po natin siya. That whatever problems, struggles man, ang dumating po sa harap natin, mananatili po tayo sa Diyos. Amen ba? Kahit gaano man kahirap, kahit napasuko ka na, kahit napagod ka na, huwag kang aalis sa pagmamahal ng Panginoon. Kahit na parang walang magandang nangyayari sa buhay mo, mananatili ka sa pagmamahal ng Panginoon. Amen.